magandang araw po sa inyong lahat, saan man kayo naroon sa mundo. Ito na naman po si Shysea para i-share na naman sa inyo ang isa sa mga hobbies ko o libangan ko dito sa Canada to relieve my homesickness and stress. It's not easy po to live away from the family. Sobrang nakaka-homesick at nakakalungkot. Alam ko po na siguradong makaka-relate ang mga OFW at ang mga immigrants dito sa Canada at pati na rin po yung mga immigrants sa ibang bansa. Ang isi-share ko po pala sa inyo ngayon ay ang cooking hobby ko. Ang lulutuin ko po ay ang paborito kong lutuin at kainin kahit noong nasa Philippines pa ako. Ito po ay ang ginataan ng mga Bicolano o ginataang binubino. Kaya lang po, mahilig po talaga ako mag-modify ng recipe. Kaya po, minodify ko ang recipe ito at hinaluan ko po ito ng another 3 ingredients na maka mapasawa po ang mga Bicolano sa hinalo ko o maging pati rin po kayo. Kaya ito po ay tinawag ko na Shysea's Ginat-an recipe. It's my own version po ng Ginat-an. Hinalo ko po ang 3 ingredients na ito for health reason bilang isang cancer survivor. Pero optional po ito. Kung gusto nyo pong haluan din ang inyong recipe, it's okay po. Pero kung ayaw nyo, kayo po ang mahala. Kung pagmamasdan nyo po ang ingredients ng Shysea's Ginat-an recipe, ay talagang makulay. Gaya po ng pagiging makulay ng aking buhay. Kaya lang po, hindi naman lahat maganda yung kulay. Dahil sa mga naranasan kong ups and downs bilang isang cancer survivor. At yung first and second year ko bilang isang immigrant dito sa Canada. Iisa-isahin ko na po ang mga ingredients. Una po ay ang taro. Kung tinatawag po ito sa amin sa Bicol na linsa uba. Ito po ay rich in fiber. Sunod po ay ang kasava o kamuting kahoy. Based po sa na-research ko, ang kasava ay may content na cyanogenic glycoside. Ito po ay may anti-cancer property. Ninalabanan po nito ang growth ng cancer cells. Ito po ay toxic substance, pero nawawala ang toxic effect nito kapag ito po ay dumaan sa boiling, cooking, at fermentation process at nagiging safe na po ito for human consumption. Ang sunod po na ingredient ay ang sweet potato o kamote. Mas masarap po sana kung ang gagamitin natin ay yung yellow sweet potato. Kaya lang po, wala po akong nabili sa grocery store na yellow potato. Kaya orange potato na lang po ang aking binili. Ang sunod po ay ang ripe banana. Sa Bicol po, ang ginagamit ko po ay saba, ripe saba. Pero po, since wala pong available dito na saba, kaya ang ginamit ko po ay plantain. So, ang mga saba po kasi dito, kung merong mga available, ay frozen. Kaya, yun, plantain na lang po ang ginamit ko sa aking Ginat-an recipe. Ang sunod naman po ay ang glutinous flour na finorm po into balls. So, glutinous rice balls. Madali lang po ang paggawa ng glutinous rice balls. Bali yung glutinous rice flour po, ibibilog-bilog mo lang at lalagyan mo ng water at ibibilog-bilog. So, ito po pala yung glutinous flour na ginamit ko. So, kung mapapansin mo po, ang aking glutinous rice balls ay may dalawang kulay. Purple at green. Ang purple po ay ubi flavor.
ang green naman ay pandan flavor. Sa amin po, meron pong root crop na tinatawag na ube. Yun po ang ginagamit namin sa Ginat-an. So, dito po, naggamit lang po ako ng flavoring na ube. So, ito po, yan po ang ube. At yung nauna ay yung pandan na flavor. Pwede nyo po itong panghaluin o kaya i-separate. Separate yung ube flavor at separate yung pandan flavor na Ginat-an. Siyempre po, hindi mawawala yung panggata o coconut milk. Ang paborito kong kupong gamitin dito sa Canada ay ang aroli. Kahit sa anumang Ginat-an, ito po ang gamit ko kasi po hindi ito malamnaw. Mas malasa po ang maluluto mo kapag ginamitan mo ng aroli. And then, brown sugar. Ang brown sugar na ginamit ko po dito ay ang demerara sugar. Ayoko na po gumamit ng white refined sugar for health reasons. Alam nyo naman po na bilang isang cancer survivor, kailangan maging health conscious. At naghalo rin po ako ng Himalayan salt. Ito po ang isa sa mga tatlong ingredients na hinalo ko na wala sa basic ingredients ng Ginat-an. Naglagay po ako ng Himalayan salt bilang neutralizer ng lasa. At kahit konti lang po yung sugar na ilagay mo, kapag nilagyan mo po siya ng konting salt, ay kakagat na yung lasa ng tamis o ng sugar. So, pampakapit po siya ng lasa ng sugar. Ang sunod naman po ay itong isa sa mga sa tatlong ingredients na hinalo ko ay ang carrots. So, ang carrots po ay ginamit ko pampakulay. O mali po pala yung nagdampot ko. Kamote pala yung naunang nagdampot. Ito po pala yung carrots. So, ito po naman ay hinalo ko for health reason din. Dahil sa additional nutrients na nandito sa carrots. At gusto ko po na may carrots ang aking Ginat-an. Kasi nakakatulong ang carrots na ma-increase yung saliva formation. Kasi po, nung mag-radiation therapy ako, ay nawalan ako ng saliva at nahiraman po akong kumain. Doon ko po na-realize na dinesign po tayo ng Diyos na maging happy. Kasi saliva lang po yung mawala, mamawasan na yung kasiyahan natin bilang tao. At hinahalo ko din po pala ang carrots dahil loaded po ito ng antioxidant na nakaka-prevent ng cancer. At isa pa po ay pampatikan din po ito ng kulay. Naman pong ingredient na hinalo ko sa Ginat-an na hinalo ko ay ang potato. Ang potato po ay talagang rich in nutrients din po at rich in fiber din po siya. So, nakakatulong din po ito sa ating digestive function. At ang isa pa, reason ko po kung bakit hinalo ko, kasi ang dami ko pong patatas, ayaw ko pong may masayang akong pagkain dito. Kaya yun po, hinalo ko ang patatas. So, marami rin pong mga health benefits ang patatas. I-research nyo na lang po. Ang mga ingredients po pala dito sa Shysea Ginat-an recipe ay talagang napaka-healthy kasi yung mga ingredients po ay rich in antioxidant at rich in fibers din po. Yung antioxidant po, nakakatulong po yun para malamaran yung mga free radicals sa ating body. At kaya po, nakaka-prevent po yun ng pag-develop ng cancer. Ang fiber naman po ay nakakatulong yun para ma-regulate yung body's use of sugar.
So, kaya nakaka-lower po siya ng blood sugar. At the same time, yung fiber din po ay nagsisilbi po siyang walis sa ating intestine. Kaya po, nakaka-lower po siya ng cholesterol. Always remember po, life is a gift. Be health conscious, eat healthy foods. Magsisimula na po tayo na magluto ng ginataan. So, magpapakuloy lang po tayo muna ng gata. Ako po, hinaluan ko po ng tubig kasi ayaw ko po ng pure gata. Linagyan ko na po siya ng sugar. At linagyan ko na rin po siya ng konting salt. Para maging maganda yung lasa. Ma-neutralize yung tamis, yung taste. At the same time, kumapit yung tamis kahit konti lang po yung sugar na inalagay. So, hintayin po natin siya na kumulo. Tapos, lalagay na po natin yung mga ingredient. Pag ito'y kumulo na, kailangan ilagay na po natin yung glutinous rice balls pag ito'y kumulo na. Ang sunod po, then, sunod po sa taro, ilagay natin yung banana, ripe banana, and then yung kamuting kahoy or yung cassava, then kamote or sweet potato, and then yung patatas. Last na po yung carrots. Kung gusto nyo pong ma-enhance pa yung flavor, pwede nyo pong dagdagan ng vanilla. Anyway, may flavor na po siyang uki at yung isa naman ay may flavor na ganyan. So, ito na po. Luto na po yung ating ginat-an recipe. Ito po yung uki flavor. So, napaka-kulay po niya. Ito yung uki flavor. Naman po yung fondant flavor. So, parehas po silang colorful. So, ito po ang ginat-an recipe ni Shysea. So, thank you po for watching. Ito po ulit si Shysea. Don't forget po to like, share, comment, and subscribe.